So yan guys, welcome to Viewers. Today guys, meron tayong Digital Kilowatt hour meter. Model niya is SY-168. Yung brand is UNI-UP. Okay, so may mga ganitong model ng kilowatt meter guys. Medyo matagal na to sa atin, tambak lang. Then ngayon pa natin ilalagay. Yan po yung side ng karton niya guys. 220 volts, 1 phase. Then yung digit niya is 6. So titingnan natin yung loob guys kung ano yung laman. So yung laman niya guys is consisting of nito and yan. Saka ito isang papel na test report. Okay, there. Next, yung item natin guys is ito. Yan, may serial siya na na-test ng Energy Regulatory Commission. So, yan po. Then, to open guys, dito sa gilid na to, ito, yan. Ganyan po yung screw niya. And then, ingat-ingat kayo guys kasi meron niyang, ayun, may nahulog. Yung rubber na yun. There. So there. And then dito pala guys, merong parang circuit. May nakalagay 1 2 3 4 5 and then may neutral live load. Ito binidyo natin kasi kahit ako medyo nalito kasi yun nga 1 2 3 4 5. Pero yung dito sa wire natin sa ilalim nito is may 4 na connection na may plus at saka minus. So kung ako yung pa-analyzing, yung dalawang side na to is plus and then yung dalawang side ito is minus. Ito for live and then ito siguro yung neutral and then ito rin yung live for load and then ito pong neutral for load. So parang ganun yung pag-intindi ko. Pero itingnan natin yan guys, medyo nakakalito rin kasi dito. Nakalagay dito 1, 3, 4, 5. Ito merong 2, dito walang 5. So si load side wala. So ang gagawin ko nito guys, test natin na ito dito na side is yung sa load, sa source, and then ito yung sa load. Pero unahin natin yung source guys to energize this thing. Okay, so panoorin nyo hanggang matapos yung video guys to see kung ano yung resulta ng pag-try natin. Sa mga nagdi-DIY, careful lang talaga kayo kung hindi mo kayo masyado familiar with what you're doing, okay? Kahit ako, medyo may alam na hindi pa rin familiar, depende kasi sa mga unit na ginagamit natin. So may nalagay na ako dyan na mga butas guys, designated dyan, tsaka yung dalawa doon. So ililalak ko lang yan guys, balik tayo later. So yan guys, we're back and then lagay ko na yung unang screw and then may gumagalaw-galaw pa talaga dyan. Yan. Iban ko ano yan. Anyway, there. So, eto guys, may butas yun siya dyan. Which is, yan. Isisingit lang natin yan dito. Ayan. So, connected na siya dyan. Then, magsuscrew lang ako dyan ng isang screw. Ayan po. Dahan na po yung paglagay natin ng screws. There. Para maging fix lang. Hindi ko pa ito naayos guys. So there. Ang next na gagawin ko guys is gagawa ko ng linya from here to the load side para meron tayong breaker kasi ibang breaker to. Ito para sa mga load na namin. Okay, so mag-attach lang muna ako. Ayan guys, titingnan natin guys kung mag-work yan. Either puputok yan or hindi. Kung mali,
So yan, dito ko na ilalagay yung connection dito sa load natin, ay sa source. So i-on ko na guys. Ayan, naka-off yan siya. So let's turn it on. 3, 2, 1. Ayan, nag-on naman siya guys. So ibig sabihin tama yung connection natin. So parang mali yung nandoon sa nakalagay doon. Anyway, kung mayroon kayong idea na tama yung ginawa natin or mali yung ginawa natin, please comment it below guys. Kasi ito, conventional kasi yung ginamit ko na connection, or yung typical, kasi mostly sa mga kilowatt meter ang load side is nasa kabila, and then the source side is dito din sa kabila or left, right na yung load. So since yan working naman and then wala pa siyang load, so hindi yan talaga tatakbo. Ang gagawin ko na lang guys is ito na yung magiging load side, tsaka yung side na to. Ito kukunin ko pa yan, lalagay ko dito banda. Okay, so samahan nyo ako pag-connect, okay? I-off ko muna yan. And guys, ang init. Connected na siya lahat. Tapos, ayan. Wala na tayong connection doon. Then, load out natin. Dapat mayroon na siyang reading yan later. Okay? 3, 2, 1. Ayan. Okay. So, tingnan natin yung sa loob kung naka-on na yun or naka-up na yung sa taas. Dapat ilaw yung ilaw doon. Ayun. Umilaw naman yung ilaw there. So, hoping na may reading yan siya ngayon. Then, yan po dyan. Connected yan pa rin sa loob. Ayan. Naka-on na yan. So, CCTV. There, sira na yung TV natin. Computer. Okay, running. So, later, maya-maya, ayun. Umiilaw naman yung reverse. Yung reverse. Hoping tama. Okay, and then magre-research din tayo. Ulit. May mga kumali naman din, re-reconfigure natin. Hindi pa naman siya nasisira. Anyway, there. Isa sa uli ko lang lahat.